الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mga kapatid, ako po ako nga pala yung estudyo ngayon sa araw nito sa Friday. Pangalan ko si Patros Hafid Umadla. Sa tukuyan nag-aaral sa Medina, Islamic University of Medina. Pangalawang taon po ngayon sa university ngayon. At isa rin po akong balik Islam na dating Kristiyano. Nagdaan kami ng maraming mga sekta, katulad ng PBME, kung narinig niyo yung kay Iglio. Tapos, pumasok din kami sa Catholic of the East. Yun yung mga pare doon ay pwede may asawa. Kasi yung papa ko, siya yung pastor doon. So kami yung alalay niya yung tawag ka? Sa Kristad. Oo, sa Kristad. Kami yung nangungulikta ng Alhamdulillah, dahil sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nag-Muslim kami noong taong 2006. So, bata pa ako noon, mga nasa grade 4 pa lang ako noon. Pero naalala ko pa kung paano kami pinalaki ni Papa sa pag-aaral ng Islam. Para naman, para ito sa, hindi lang ito para sa kanya, bagkus ay para sa aming sarili lamang upang ma-yamat namin o ma-baligtas kami sa kamangmangan at para upang matutunan natin ang reliyong Islam. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kanina ang kutba ay pinamagatan na ang al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil. So ang ibig sabihin, ang pag-utos ng mabuti at ang bagus, ang pagbabawal ng kasamaan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya Islam, yung topic pa lang, topic ko na binigyan niya sa atin ng Imam ay parang naiintindihan natin na kung ano ba talaga ang layunin ng Islam, anong ginagawa ng Islam. Kasi batid natin yung mga sinabi-sabi sa atin, mga discrimination ng ibang mga Kristiyano, hindi mga Muslim, ay dinidiscriminate tayo na ang mga Muslim daw ay mga terorista. Pero tayo, tinuturo sa atin ng Islam na ang pag-uutos ng mabuti lamang at pagbabawal ng kasamaan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panimula, bago tayo tutungo sa ating mismong topic ko, ay nais ko muna magpayo kasi magsisimula na tayo sa ating akademiya next week, inshallah. Kaya nais kong magpayo una sa aking sarili at lalo na sa pagkatapos ay sa inyo. So itong payo na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ito yung babaunin natin lahat, hindi lang ako, hindi lang kayo at ako. Bagus tayong lahat ay babaunin natin ito habang tayo ay nakaaral. So, una mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang tinatawag na ikhlas. Kasi tayo mga kapatid ay mag-aaral. Tayo ngayon ay nag-aaral sa Islam. Nagsasaliksik tayo ng kaalaman sa Islam. Kaya kailangan natin ng ikhlas o pagdalisay ng ating intensyon. Kasi pag ang intensyon mo sa pag-aaral ay mahina, hindi katatagal sa pag-aaral mo kasi kulang ang intensyon mo. Kulang ang intensyon natin na hindi lang dapat hindi lang natin inisip na pasok lang tayo dito upang mag-aksaya ng oras. Bagkus ay papasok tayo upang may matutunan at may apply natin ito sa ating mga pagdating natin sa ating sa Pilipinas o sa ating mga pamilya, may apply natin ito sa kanila. Kaya alam naman natin na ang
pag maganda yung intention ng tao, pag maganda yung intention ng tao, gaya ng sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, inamalakmarubin niyad. Yung mga, lahat ng mga, mga gawain natin ay may niya talaga. May niya na kailangan. Kahit ano man, kung ano yung niya mo, yun yung kahit ito man ay maliit na bagay, pag ang niya mo ay para sa Allah lamang subhanahu wa ta'ala, kasi isa ito sa dahilan upang matanggap ang ating mga mabuting gawain. Kailangan may dalawa. Una, ang pag-i-class o yung pag-miniya mo na ang gawain ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ito ginawa para sa mga tao. Hindi mo ito ginawa para sa sarili mo. Bagkos ay ginawa mo itong gawain, itong mabuting gawain, upang itong pagsaliksik ng kalaman, upang may angat natin ang ating kamangmangan at malaman natin ang reliyon ng Islam ng tama. At pangalawa, ang tinatawag nila ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng pag-aaralan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay dalawa lang sources natin dito. Sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lalabas doon yung ating kukunan ng pagkakaalaman. Bagkus ay galing doon lahat sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang pangalawa mga kapatid ay ang tinatawag na sabar. Ang sabar o ang pagtitimpi, pagtitiis. Kasi sa pag-aaral ng kaalaman sa Islam, sa daanan na ito na tinahak natin, ay maraming problema. Kasi lahat tayo dito ay busy-busy. Busy tayo sa trabaho, pagod tayo, may problema lang sa mga pamilya natin. So kailangan natin magtimpi. Kasi ang pagtitimpi mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking biyaya sa mga taong nagtitimpi. Katulad na lang ng kung sino man sasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith sa pinakamalapit na kawalan sa Tagalog, kung sino man yung kumahak ng landas na siya ay tumatahak sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, ay papadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daanan papuntang paraiso. So habang tayo ay tumatahak sa daanan ng pagsaliksik ng kaalaman sa Islam, ay meron tayong ma-encounter na mga pagsubok. Pagsubok sa ating buhay. Kaya kailangan natin baunin ang pagsasabar o pagtitimpi. Tapos mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay yung pangatlo ang muraja, ang tinawag ng pagre-review. So, pag tayo ay nag-aaral, huwag lang natin pabayaan na hindi natin ito reviewin. Halimbawa, pag meron na tayong nakuha sa araw na ito, ay pag-uwi natin sa mga bahay natin, kwarto, ay isipin natin kung ano yung tinalakay o ano yung topic na ibigay at pag-aralan at i-review upang hindi mawala. Kasi minsan, lahat ng mga tao, kaya nga ang sa wikang Arabic, ang tao ay pinangalan na insan kasi yung insan ay kinuha sa root word na yung nasiya, yung nakakalimot. Kaya yung tao ay nakakalimot. Kaya kailangan natin balik-balikin, suriin yung mga pinag-aralan natin upang hindi natin makalimutan. So para hindi natin makalimutan ang pinag-aralan natin dito, inshallah, ay kailangan natin gawin. Kasi yung kaalaman, pag hindi mo ginawa, hindi mo in-apply sa sarili mo sa ibang tao, ay mawawala ito siya. Ganun yung ano niya. Kaya pag meron tayong natutunan, at pwede natin i-apply sa, lalo na unang-una sa ating sarili, mas maganda na i-apply din sa ibang tao. At kung pwede, iturong mo sa kanila para hindi natin ma-limutan. Ang panglima, ang pag-ithbat wa itkan. So, pag may nakuha na tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam na aral,
ang gawin natin is itatak natin sa ating ulo. Huwag natin kalimutan. Kasi ang pag-aaral sa Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay ano na siya, kumbaga fix na. Ito ay nakuha natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, at binasa niya ito sa kanyang mga kasamahan at sa mga tabi'in at sa sumunod ng mga henerasyon hanggang dumating sa atin na buo na. Kaya yung pag-itatak ng kaalaman ay kailangan 100% din na mas pure siya, hindi na siya, wala siyang kulang at siya walang dagdag. Ganun po yung mga kapatid. So ang pang-last, ito yung pang-anim, ang ibtihad at impaasi. O ang paglayo sa mga masamang gawain. Isa sa dahilan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na hindi tayo binibigyan ng hidayah o gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aaral natin sa Islam, kasi minsan nakagawa tayo ng mga kasalanan. Kaya ilayo natin ang ating sarili sa anumang mga kasalanan o masamang bagay na makakadulot sa atin ng pagkawalang gana sa pag-aaral sa Islam. Kasi ang pag-aaral sa Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay isa sa pinaka dapat gawin ng isang bilang Muslim. Kasi inubliga sa atin ang pag-aaral sa Islam. Kasi ang Islam hindi ang religion, ito ay yung gawain mo sa pang-araw-araw. Paano tayo pumasok sa CR? Paano tayo magbasa ng Quran? Paano tayo lumabas sa bahay? Ano gagawin? The way of life. Kaya nga sinasabi na itong Islam, ito yung the way of life. Pang-araw-araw natin na gawain. Kaya kailangan natin gawin, kasi naparito na yung paano tayo magtinda ng mabuti, magnegosyo, pupunta ng masjid, paano tayo magsala, paano natin malalaki pagkuhan ng si Allah subhanahu wa ta'ala kung wala tayong ganito. Kaya inshallah, mga kapatid, itong payo ay para sa ating lahat, hindi lamang ito para sa ating bagus, para sa ating lahat. Kaya inshallah ay sisimulan na natin ang khutba transmission ay ang pag-utos ng kabutihan at ang pagbawal ng kasamaan. Ang al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ito ang sinabi ng mga ulama na dinagdag nila. Meron tayong limang arkan haligi sa Islam. Pero mga sa sobrang dakila o sobrang laki ng bagay ito para sa ating mga Muslim ay ginawa nila ng pang-anim na arkan o rukno sa sadis o pang-anim na pundasyon sa Islam. Itong al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ang pag-utos ng kabutihan at ang pagbawal ng kasamaan. Ginawa nila ng pang-anim na pundasyon sa atin. Kasi nga sa sobrang importansya, pagka-importante nito, ay ginawa siya ng pang-anim na pundasyon. At dahil ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito din ang pinakamaganda o pinakamaayos na kung gusto niyong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay isa ito sa dahilan para mas mapalapit kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa rin ito sa pinakamagandang dahilan pa magpapayuhan kayo. Pag may nakita kang brother na gumagawa ng masama, ay pagsabihan niya. Pag may nakita kang kung gusto mo sa brother ng isang kabutihan, ay mag-utos ka ng kabutihan. Ganun po, kaya ito yung pinakamalapit o pinakamasyok at kumbaga para upang mapalapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kanina, nabanggit ng imam natin, sa loob ng pag-utos at pagpapawal ay mayroong itong kagandahan.
meron po itong kagandahan. Ang una is ito ay gawain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsabi ang propeta ay nagsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, walakad ba'at na fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Ito yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalaking itong kahulugan, at tunay na nagpadala kami ng mga propeta sa lahat ng mga nasyon upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at lumayo sa mga tago ko, yung mga masamang gawain. So ang Allah subhanahu wa ta'ala inutusan, ang pag-utos ng sambahin ng Allah ay isa po itong mabuting pag-utos o pag-utos ng mabuti. At ang paglayo ng mga lahat ng mga hindi magandang gawain ay ito ay ang pag-utos, ang pagbabawal ng masama. Kaya ito palang pag-utos at pagbabawal ay gawain ng mga propeta. So bilang isang Muslim, ang layunin natin ay sundin natin ang mga propeta na dumaan at gayahin ang kanilang mga ginagawa upang mapabilang tayo sa sinabi ng Allah sa kanina na pinakamainam na mga tao. Pangalawa, annahum min sifatil mu'minin kama qala ta'ala at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un sa kuling pinakahuling ayat. Ito daw ay definisyon o ito ay mga katangian ng mga mananampalatayang Islam. So upang maging isa sa mga mukmin o maging katangian natin ang gusto natin maging isang tunay na mukmin na kumpleto na pala tayo sa Islam, ay dapat ay magtaglay tayo ng katangian na nabuutos at nababawal. Kaya upang hindi tayo mapabilang sa mga taong ahlul fasad, yung mga taong na nagtuturo ng mga kasamaan, yung sila yung mga munafik, yung mga hindi yung tinatago nila yung kanilang pagkakawalang pananampalataya at pinapalabas nila na sila ay Islam, pero sa loob ng kanilang puso sila ay mga kufar. Ang pangatlo, annal amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar min isal salihin. So ganun nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat mataglay natin bilang isang Muslim, bilang tunay na Muslim, ay mataglay natin itong katangian na ito, na ito ay nakakadulot ng maganda sa hindi lang para sa ating mga kaibigang kapatirang Muslim, bagkus ay nakakatulong ito sa ibang mga tao pa, hindi lang para sa ating mga Muslim. Hindi lang yung Muslim yung tuturuan mo, bagkus ay tuturuan mo rin o ipalaganap mo rin ito sa mga kapitbahay natin, lalo na sa mga Christian. Para malaman nila na ang mga Muslim pala ay ginagawa ang mabuti lang pala ang mga ginagawa. Kasi wala naman talaga tinuturo bago sila na yung humusga sa atin. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum kayro umman ukhrijat bin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Yung nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kayo ay pabilang sa mga magigiting o mainam na mga nasyon. Dahil ay nag-uutos kayo ng kabutihan at nababawal kayo ng mga kasamaan. So dapat natin bilang isang Muslim ay kailangan talaga natin itong maitapuso at magigawa. Kasi mahal ko sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
bago natin, bago tayo mag sabi na nila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, u ang pusakong wa ahlikong nara. Ang ibig sabihin nun ay ilayo niyo yung sarili niyo at inyong mga pamilya sa naglalaglab na apoy. Ang nabanggit ko na doon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung sarili. Yung sarili muna. Kumbaga, i-disiplinahin muna natin ang ating sarili upang mas, para pag na-disiplina natin yung sarili natin, mas madali na lang tayong sundin ng ating mga nasa paligid natin. Paano ka mag-uutos ng kabutihan kung number one ka hindi gumagawa nito? Ganun ba yung maharap din sa pananampalatayang Islam? Upang maigawa yun, kailangan mo ng disiplina sa ating sarili. Para pag may inutusan ka ng mabuti, ay madali siya tatanggapin yun. Kasi hindi naman tayo, lahat ng tao ay magkakaiba-iba ng ugali. Pero pag tinignan ka ng kapatid mo na ikaw ay isang mabuti, walang ginagawang masama, maganda pa ito mo sa iyong kapatid, ay susundan ka nito. Hindi siya magagalit sa inyo. Kasi merong ibang tao mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag sinasabihan mo, siya pa yung nagagalit. Maraming ganun. Hindi natin may iwasan yun. Kaya, pero pag dinaan mo ito sa disiplina, sa sarili, at dinaan mo ito sa mabuting asal, sa magandang gawa, o pamamaraan ng pagsalita, ay, inshallah subhanahu wa ta'ala, itong tao na ito ay mahulog sa sinasabi mo. Kumbaga, susunod siya ng pagdalisay. Kasi nga, nakikita niya sa sarili niya yung pagbabago sa iyo. Kaya, bago ang lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay dapat disiplinahin natin muna ang ating sarili. Gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ang fusakum, layo niyo ay inyong mga sarili sa naglalaglaboy. Nuna muna yung sarili bago ang pamilya. Kasi paano mo madisiplina ang isang tao kung mismo ang nagdisiplina ay hindi niya dinisiplina ang kanyang sarili. Kaya ganun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi natin isipin na ang pag-uutos ng kabutihan at ang pagbabawal ng mga kasamaan ay ito ay lahat tayo ay makikinabang ito. Kung lahat ng tao ay gumagawa ng ganito, wala nang masama dito sa mundo. Hindi na kailangan ng pulis. Wala nang pulis. Kaya nga sa mga panahon dati, wala naman talaga yung mga pulis. Diba? Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganito yung ginagawa nila. Lahat sila nag-uutos ng kabutihan. Lahat sila nagbabawal. Pag may nakita na ganyan, bro, bawal yan, bro. Ganyan. Kinukumpuntahan nila. Ganun sila ka, kaya ganun katibay ang kanilang samahan, brotherhood. Kasi nga, sumusunod sila sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganun katibay ang kanilang iman. Para sa naman tayo mga tao, ano bang yung kinakain nila, ganun din yung kinakain natin. Pero yun lang yung disiplina sa ating, disiplina lang sa sarili, yun lang yung kapukulang natin. Kasi yung pagdisiplina nila sa sarili ay matindi talaga. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong mga gawain na ito, lahat ng gagawin natin dito sa mundong ibabaw ay mababaon natin. Mababaon, ito lamang ang mga mabuting gawain natin dito sa mundong ibabaw. Ito lang yung mababaon natin sa kabilang buhay. Pagdating natin sa kabilang buhay, ay matatanasan na natin yung mga gusto ng ating mga sarili. Wala ka nang hanapin doon. Doon mo na talaga masisilayan o doon mo na maramdaman ang tunay na kaligayahan. Kasi dito sa mundong ibabaw,
parang dalian lamang ang kaligayahan dito. Kaya yung sinasabi na wala talagang forever dito sa mundo. Doon lang sa kabilang sa Jannah ng paraiso na. Doon yung forever. Kaya mga kapatid, sabar lang tayo dito sa mundong ibabaw. Magtiis lang tayo, magtimpi lang tayo kung ano man yung naranasan natin ng mga pagsubok. Gaya ng lecture natin ng Ramadan, kung gaano kataas yung pagsubok mo, ganun din kalaki ang nagtimpala mo na matatanggap mo muna kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, inshallah mga kapatid sa pananampalataya Islam, hanggang dito na lamang po. Sana may nagpunan tayong aral sa mga nasabi. Kung meron man ako nasabi na hindi mali, ito ay galing sa akin at sa Shaitan. Kung meron ako nasabi na tama, ito ay mula sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.